Magandang hapon, mga binigo. Magandang hapon din po sa iyo, Masyo. Maaari ba magtanong? Sino ba ang dalawang batang yun? Sila po ang dalawang batang sakristan na inatasang magsindi ng kandila, Mang Tasyo. Yung isa po, siya po si Basilio, ang nakatandang kapatid ni Crispin na nasa gilid. Ah, ganun ba? Sige, maraming salamat. Mag-ingat kayo, ah. Sige po, salamat po, Mang Tasyo. Mga bata, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon din po, Mang Tasyo. Mayroon sana akong sasabihin sa inyo. Masasama kayo sa akin. Kayo at ang inyong ina ay pagluluto ko ng masasarap na hapunan. Ayaw po kasi kaming paalisin ng sakristan, Mayor. Magkaroon po ng ikawalo at saka pa kami makakauwi. Ngayon po ay inihintay namin ang aming sahod upang may magastas si inam. Ah, eh saan kayo ngayon patutungo? Sa kampanaryo po, patugtugin namin ang kampana. Ah, ganun ba? Sige, ingat kayo ha. Huwag kayo nalalik sa kampana kapag sumitig na. Salamat po, Mang Tasyo. Sa akin muna ang lubid, Christine. Sumasabay tayo. Kasama sina. Hindi na tayo pagbibinta ng mga nakaw. At kung nalaman nina na pinalo ko rito, talagang maradali siya. Ganito na lang ba tayo, kaka? Buti ba magkasakit ako? At nung maragali nina, huwag mo isipin yung biskin. Wala tayong magkain kasi na ang mga ibang matay sa sama ng loob. Magkano ba sa pwede mo ngayon, Juan Tata? 2 piso lamang gan sa akin minultahan. Pwede ba ikaw mo na magbayad sa sinabi nilang ninako ko? Ang pagpapinyaran ko yun, wala na tayong kakainin sa inam. Ang dalawang pusa na ninako mo lang sabi ng sakristan mayor ay katumbas ng 3-4 piso. Buti pa ninako ko na lang yun. Hindi mo ba alam, pag nalalaman ni Kalinang, tiyak na maggalit siya. Hindi magagalit ang inang, dahil alam kong hindi siya maniniwala. Buti pa kaka, umuwi ka na, mag-isa, at sabihin kang inang na ako'y may sakit. Hindi yan paniniwala ang inang. Ah, oo nga pala, hindi ba tinalog tayo ni Mang Tasyo na kumain mas sarap na pagkain? Pagkating natin sa akin. Oo nga pala. Sa totoo lang, hindi pa ako nakakain ng pananghalian dahil hindi nila ako pa kakainin hanggat hindi ko ininilitaw ang sinabi nilang ninakaw ko. Kung maniwala si Inang, ikaw nang bahala magsabi na ang sakristang mayor ay nagsisinungaling. Sinungaling silang lahat. Sinasabi nilang magnanakaw tayo dahil alam nilang ang ama natin ay manunugal. Basilio, pinagmumulta kita ng kalahati na iyong sahod sa buwang ito sapagkat hindi mo pinatugtog ang kampana na magkakasunod-sunod. At ikaw naman, Crispin, hindi ka makakauwi hanggang ikasambukan ito. At ikaw naman, lumapit ka dito. Nakaka, lalang nilang Nagiging pabigat ka na sa asawa mong si Sisa. Hindi mo ba alam, nung kabataan namin, siya'y may gandang hindi may paliwanag? Pero ngayon, basta? Oo nga sa'yo, naalala ko dati na may isang banyagang nag-alok ng pag-ibig kay Sisa. Pero ano, ikaw ang pinili. Alam mo, nakakahiya ka.
at nagkakaawa si Sisa. Siguro sa mga araw na ito, si Sisa ay nasa mabuting kalagayan na at di pa mo napasa. Ano? Tapos na kayo? Ngayon, ako naman. Sino ba kayo para pakilaman ang buhay ko? Ha? Ikaw! Ikaw! Tsaka ikaw! Ano pakialam niyo sa buhay ko? Ha? Mga walang kwenta. Beh! Ano ba? Buti naman at pagdating ko ay may pagkain na dito. Gutom na rin ako. Bigyan nga dyan. Pero, teka nga muna. Nasaan sila Crispin at Basilio? Dinig na dinig ko, iuwi sila ngayong gabi. Ako. So, pero teka muna, pag dumating si Basilio, sabihin mo, pagbilinan ako ng piso, ha? Takot inang. Si Crispin, naiwan sa kumbinto. Naiwan? At siya ba'y buhay? Salamat at ligtas si Crispin. Ngunit, bakit ka may sugat? Nadaba ka ba? Yung nagdaanan inang, nang kalagarin inang sa kristal mayo si Crispin. At ayaw palisin, salubong ko sa bayan ng ilang kawal. At nagsigawan ako ng kainbay. Ako'y nagtatakbo. Pinaputokan nila ako at isang pulo ang dumapli sa aking noo. Kung ako'y papahuli sa kanila, malabang na ako'y pagpapaglinisin ng kartel at bubuhugin pa pares ng ginawa nila kay Pablo. Diyos ko! Salamat at iniligtas ka niya. Maupo ka muna, anak. Ipagkukuha kita ng gamot. Sadyang walang mga puso ang mga guardiang sibil. Hindi na nila iniisip ang maging damdamin ng isang ina. Piling ko sana inang na huwag ipagtapat sa kanila kung ano ang naging sanin ng aking pagkasugat. Matutupad, anak. Ngunit ano nga ba ang naging dahilan kung bakit ipinaiwan si Crispin? Si Crispin po ay hindi pinayagan. Siya ay napagkamalang dinakaw niya ang dalawang unsang binto. Pero hindi po yun totoo, inang. Sinubukan kong pigilan siya nang kalkarin siya ng sakristan mayor. Ngunit ako'y nabigo. Hindi ako naniniwalang magagawa yun ng iyong kapatid.
isang mabuting anak si Crispin. Ito isang pang-aapil lamang nila sa atin dahil tayo isang mga dukha lamang. Osha, kumain ka na. Ako'y naghanda ng bagong sinaing at tuyong halubaybay. Huwag na po, inang. Isang basong tubig niya lamang ang aking ibig. Alam kong ayaw mo ng toyo. Pinaganda ko kayo ng masasarap na pagkain. Ngunit sinubos ang ito ng iyong ama. Kawa-awa kayong magkapatid. Alam mo bang ang iyong ama ay nagbabalak na makisamang muli kung kayo'y magpapakabait lamang? Hindi ba't mabuting tayong tatlo na lamang magsama-sama? Si Crispin, ikaw at ako. Mabuti pang matulog ka na lang kung ayaw mo kumain. Halika dito. Hindi ko na matandaan, inang. Ayaw ko na magsakristan, inang. Kunin na ninyo ang aking sao. Magandang umaga din, mga kasama. Okay. Alam ba ninyo na sa loob ng isang linggo ay nakapagtamo ako ng 3 plenarya para sa kaluluwa ng aking asawa? Ang indulhensyang ito ay katumbas ng ilang taon. Walang salang, kayo'y patutungo sa purgatorio. Alamin ninyong bawal na bawal mag-aksaya ng indulhensya. Malaki ang pagkakamali ninyo. Kaya hindi ninyo tuloy nakamit ang inyong mga hinihiling sa pamamagitan ng pagdarasal. Bakit hindi? Minsan nawalan ako ng baboy na maliit at dahil sa panalangin ko at pananalig kay San Antonio ay nakita ko muli at naipagkakamali.
pagbili ko pa ito ng mahal. Ah, kaya pala ang sabi ng inyong kapitbahay ay pinagbili raw ninyo ang kanilang baboy. Sino ang nagbili? Ako ba'y kagaya ninyo? Sandali! Kayong magkakaalit sa kapatiran ay hindi dapat pag-aaway dahil sa isang munting baboy lamang. Kung tayo ipatawag ng kura, ay sabihin natin kung sino ang napili nating magsermon. Si Padre Damaso, si Padre Martin, o ang Kudhotor. Baka tayo maunahan pa ng Hermano III. Ang Kudhotor ang aking pipilihin. Nako, hindi. Sapagkat hindi daw ito marunong magsermon, sabi nila. Mas mabuti pang si Padre Martin na lamang. Eh bakit siya? Eh halos hindi makalabas ang boses sa lalamunan dahil ito'y paos. Si Padre Damaso na lang kaya. Tutal, marunong naman siyang magsermon at parang isang komedyante. Nako, hindi maiintindihan ang kanyang sasabihin. Maaari bang makita ko ang pari? Hindi, sapagkat may sakit ito. Kung gayon makita ko man lang si Crispin. Si Crispin ay nasa inyong bahay, huwag mo nang ipagkaila. Si Basilio ang nasa amin. Si Crispin ay ipinaiwan dito. Ang ibig ko lang sana makita ko ang aking anak. Nasa inyo nga, ngunit nagtana naman matapos magnakaw ng maraming bagay. Inutos sa akin ang kura na ipagbigay sa Guardia Civil. Marahil naparoon na sila sa inyo upang hanapin ang mga bata. Kayo'y mabuting asawa, ngunit kisasama ng inyong anak, katulad ng kanilang ama. Ang maliliit ay mas masahol pa sa ama. Hindi mo ba alam na ang pare may sakit ngayon? Sumulong kayo doon sa lansangan at doon kayo mag-iiyak! Maaari ko ba makita? Hindi, sapagkat may sakit. Hindi mo ba alam na may... Ang pa... Kayo'y mabuting asawa, ngunit kaysa sama ng inyong mga anak na katulad ng inyo ng... Maaari bang makita ko ang pari? Hindi, sapagkat may sakit. Naglibog ba? Ay, yung kilay pa, buta! Ano yung kilay na? No? Ikaw? Wako'y pakialam. Paano ba? Voice only. Action!
Aray! Kanito paparusan! Papatayin talaga kita sa palo! At hindi mo ilalabas ang lahat ng ninakaw mo! Ilabas mo yon, ilabas mo! Wala ko! Ilabas mo lahat! Wala kang ninakaw! Papatayin kita ha! Papatayin kita sa palo ito sa'yo! Paparusahan kita! Ito! Ito bagay sa'yo! Ito bagay sa'yo! Ay, ilabas mo na yon! Ilabas mo na lahat ng ninakaw mo! Ay, ilabas mo na! Wala kang ninakaw! Ilalabas mo! Ilabas mo na ninakaw! Wala kang ninakaw!